Hi guys! Welcome back to our channel. Once again, eto na naman po ako. This is Marge and today, ipapakita ko sa inyo yung aking shopping haul. First time natin to guys na mag-shopping haul. And ipapakita ko nga sa inyo yung mga pinamili ko for the garden kahapon at nung isang linggo. So, ayun. Nakabili na rin ako guys ng soil. At makikita nyo na ngayon kung ano yung ginagamit ko. Pati yung brand, ipapakita ko na rin sa inyo since kahit hindi siya sponsored, ipapakita ko pa rin. So, ayun. Please stay with me. Lumabas tayo. And para po dun sa mga ngayon palang nakita yung channel namin, please do consider subscribing. At pag nagustuhan nyo to, check nyo rin po yung ibang videos. Tara natin tayo sa labas. So, eto na nga guys, nadala ko na dito sa labas yung mga ipapakita ko sa inyo. And, ayan, simulan natin dito. Nakita nyo na to guys sa isa nating video. Pinakita ko tong chocos or yung sayote. Pinaplano ko to na itanim doon sa veggie patch. Tapos, bumili rin ako ng, alin ba, ito. Bumili ako nito. Ito guys yung inuupuan ng pot. Pag indoors, di ba, minsan nilalagyan natin ng ganito para sinasalo niya yung tubig. So, bumili ako na ito kasi nagagamit ko rin siya for propagation ng mga leaves. Nilalatagan ko din sila minsan. So, ayan, bumili ako ng dalawa nito. Etong medyo malaki, I got it for $1.40. Tapos yung maliit, nakalimutan ko. Pero mas mura yung mas maliit. Para sa mga nandito po sa Australia, yan po ay nabili ko sa Mitre 10. So, ayan. Ano pa ba? So, ito guys, papakita ko rin sa inyo itong halaman na to. Ito guys ay isang talong. Yes, mahilig ako guys sa pritong talong. And adobong talong. Nakakain na rin ako ng adobong talong. Yung torta, gusto ko din pero tamad ako gumawa ng torta. So, ayan guys. Hindi ko na fo-focus. $3.95 guys ang bili ko dito. Ang eggplant na to guys ay lumalaki na parang kasing laki ng papaya. Pero kahit ganun, okay lang siya. Hindi ko lang siya hinahayaan na mag-mature ng sobrang mature. Kasi nga, mas madaming ano, mas madaming buto. So, ayun. Ayoko nang may seeds. So, eto. And guys, dalawa lang yung binili ko. Tapos, bumili rin ako na itong seeds. Hindi ko pa na-try guys na magtanim nito from seeds. Ay, yung okra pala, na-try ko na dati pero it wasn't successful. Hindi ko alam kung bakit pero hindi successful yung nangyari. Although, nakapitas naman ako ng mga 5 piraso siguro na okra. So, ayan, I'm willing to try, uulitin ko. And see if I will be successful this time. Tapos gagawa rin ako netong, magtatanim rin ako netong pet chai guys. Or ang tawag dito ay pak choy. So ayan, etong dalawa na to, ipapatubuin ko muna siguro sa pot bago ko i-transfer talaga sa lupa. Pag medyo malaki na sila. So, ayun. Maganda siguro ilista ko, no? Kung gaano katagal. Ito naman, guys. Nabili ko to sa Garden Central. No, not Garden Central. Sa Bargain Central. Nagandahan lang ako sa kanya. Rustic ang dating niya, guys. Parang lalagyan siya ng paint na rustic. Pero, hindi siya talaga lata. I think this is ceramic yata. I'm not too sure. Ayan, so I got this for $13. Ayan, subukan kong tanggalin yung price. Medyo mahirap. And while I'm doing this, magte-thank you na rin ako kay Cactus Cafe, Succulent House,
Succulents and Fishes, and James Marasigan. Thank you so much, guys. Napansin nyo talaga na may ads na yung ating mga videos. Natutuwa ako na, natutuwa rin kayo for me, and na-appreciate ko talaga yan. Sa mga nanonood po, please don't skip the ads, kasi dyan po kumikita yung mga YouTuber, and hopefully yung kung ano man yung kitain natin dito ay magagamit din natin para i-fund yung mga videos natin. Iba pag may budget, di ba? Mas madami tayong pwedeng gawin. So, ayun. Thank you so much, guys. Ayan, may drainage hole, syempre. Ayan, guys. Kagaya ng lagi kong sinasabi, basta bibili kayo ng pots, siguraduhin nyo na merong drainage hole. Just like this one. Nabili ko to, guys, sa Kmart. I forgot how much. Nasa $6 or $7 yata. Pero maganda na din siya. Good size. And ayun, dalawa lang yung binili ko. Ayan. Iniisip ko na dito ko na lang patubuin yung mga ano eh. Ito. Pechay. Iniisip ko na dito ko siya patubuin, guys. So, ayan. Thank you then to J. Gabriel Lim, Peter T., Emila Fortesa Bautista. Ah, nagtatanong siya about soil. So, Miss Emila Fortesa Bautista, please stay tuned and watch till the end kasi sa bandang huli ko na imemention yung soil. Thank you then to Randy Cruz Castro, Alisa Posikit, and Sheena Gases. Maraming salamat, guys, sa panonood ninyo sa aking mga videos. Ilagay muna natin sila dito sa loob ng pot kasi medyo mahangin. Just to protect them, lagay ko muna sila dito. So, ayan guys, maraming salamat sa inyo. Kay Noy P. Animoto, Cactus Haven, Z Woman, and Onet Brana. Thank you so much for watching, guys. Hindi ko ma-mention lahat, pero gusto ko lang malaman nyo na nababasa ko yung mga comments nyo. And I love them. And salamat din sa mga masipag mag-reply. Kahit hindi ako nagre-reply, yung mga iba nagre-reply na for me. So, thank you very much. Ayan. Hayaan ko muna sila dito, guys. And pupunta muna ako dito sa kabila para ayun nga, medyo mainit ngayon. I want to do a little bit of work bago natin pag-usapan naman yung tungkol sa soil mix ko. Kasi pagkatapos nito, kailangan ko pang mag-lunch. So, I want to do a quick work. And, dyan lang kayo, guys. Hello din pala sa tita ko. I know she's always watching. To my tita and tito, Editha M. Pendon and Nards Pendon. Nax, special mention. Hi tita, thank you for watching. And sa kapatid ko syempre, Magilyn Santillan, sis. Salamat. Guys, visit nyo pala yung shop ng kapatid ko. It's called The Leaf Shack. If you're after cute pots and mga gagamitin sa garden, visit nyo siya. So ayan guys, dyan ko itatanim yung aking sayote. Para sumasabit-sabit lang dyan yung bunga niya. So ang gagawin ko ngayon guys, is aalisin ko lang muna yung mga plants na kaya kong alisin. And then after this, siguro magla-lunch muna ako. So, ayun. Please do comment down below, guys, kung may experience na kayo sa pagtatanim ng pechay. For now, panoorin nyo muna kung paano ako mag-workout. So, ayun nga guys, ayun ang nagawa ko sa maikling panahon. Iba talaga guys ang nagagawa ng time-lapse. So, ayan, eto na sila. Nilagay ko lang sila dito muna for now. Ayan, medyo napuno na agad tong table ko na kanina ay halos walang laman. Well, ito, konti lang naman yung nadagdag. So, ayan guys, konti na lang yung natira. Aalisin ko yung mga nakahang na yan, baka mamayang hapon kapag sitipag ako. Etong basket na to guys, nabili ko lang to sa second hand shop.
I was thinking na magtatanim ako. Di ba uso ngayon yung mga basket? Nilalagay sa basket yung halaman. Magtatanim ako ng something, tapos ilalagay ko yun doon sa front patio. Kasi lang wala akong makitang pot na kakasya sa kanya. So, sa ngayon, ginawa ko muna siyang lalagyan ng basura ng mga dahon. So, ayan. Shinare ko lang din. So, ito nga guys, ipapakita ko naman sa inyo ngayon itong flapjack ko na stress na stress. Napakaganda ng kanyang pagka-red at ayan, sunburnt. Normal lang siya guys eh, na nagaganito pag nai-stress. Eventually, matutuyo na lang yan. And pag natuyo na, inaalis ko na lang. Pero tignan nyo, ang ganda ng pagkapula niya. Nilagay ko talaga siya guys sa spot na talaga naiinitan siya mula umaga hanggang hapon. And ayun. Ito naman ang mga to. Prinopagate ko to. Crested sila dati pero pinaghiwa-hiwalay ko. Tapos ililipat ko sana sa ibang pots pero naubusan ako ng pots. So, dyan muna sila. Morning sun lang yun guys pero mapula pa din, di ba? Parang gusto nila yung ano, malamig na mainit. I mean, mainit yung araw pero malamig yung breeze. Kasi winter pa din kasi ngayon guys. Look at this guys pala. Nakakita ako ng pop. Para ngayon pa lang ako nagkaroon ng pop galing sa Echeveria na ganito. Ito guys yung kamukha ng dugong sa Pilipinas. Tinatawag nilang dugong. So ayan, dun ko sila ilalagay itong mga talong or sa kabila. Hindi ko pa sure guys. Pero I'm sure malalaman nyo yan dahil kukuhanan ko ng video kapag magtatanim na ako. So, ayan, nagsiksika na sila dito. And I think they look really pretty. And ngayon, oras na guys para ipakita ko naman sa inyo yung soil na ginagamit ko. Para sa mga nandito guys sa Australia, I think you can get this from Bunnings also. Kasi dito sa amin, nabili ko to sa Mitre 10. Pero I'm sure meron din ito sa Bunnings. And i-check nyo din yung mga nursery. Ayan, nagkandalaglaga na ang aking mga seeds. Medyo mahangin. So, ayan nga. Ito yung mga ginagamit ko sa aking mga terracotta pots. So, ayan nga guys. Mababasa nyo dito kung bakit maganda na siya. And para po sa mga nagtatanong, if I fertilize my succulents, hindi po. Pero na-try ko na. Hindi ko lang napangatawanan kasi nga medyo may katamaran ako ng konti. Pero I don't worry kasi nga yung ginagamit kong soil bukod sa fast draining ay marami ng mga special na nakahalo. So, ayan. Ito pa yung isa kong ginagamit. Premium potting mix. Pero hindi ito lagi guys ha. Kasi minsan gumagamit din ako ng regular potting mix. Kasi medyo mahal yung premium eh. Nakalimutan ko kung saan ko nalagay yung resibo para ma-share ko. Pero itong succulents and cacti mix na to nasa $15 or $16. Tapos itong premium potting mix na to ay nasa, nakalimutan ko, $10 yata or $11. I'm not sure. So ayun nga, medyo magastos siyang hobby. Pero napaka worth it naman kasi diba, napakaraming benefits din na nakukuha natin sa gardening. So, ayun. Ang ginagawa ko guys is 50% succulent and cacti mix, tapos 50% na potting mix. Please comment down below kung ano yung mga ingredients ng inyong soil mix guys, para makita din ng iba and hopefully matulungan sila kasi yung iba nahihirapan sa soil mix. You just have to work with what you can get sa lugar na nasaan kayo guys. Basta importante lang yung fast draining and don't forget, kailangan may butas ang inyong containers. Alright? Mag-Google kayo guys and yaman din lamang na nandito kayo sa YouTube. Lagi kong sinasabi, minsan may mga sinasuggest sila, diba, ng mga channels na kapareho ng mga pinapanood nyo. So, i-check nyo din yung kasi baka makakuha din kayo doon ng mga tips. And ayun nga, kailangan lang din na huwag kayong matakot mag-experiment. Halimbawa, may ingredient na hindi nyo mahanap,
itry niyong gumamit ng iba na pwedeng maging substitute para matuloy niyo yung experiment niyo at malaman niyo kung mag-work ba yun sa inyo. So that's it for now guys. Kailangan ko nang umalis dahil gutom na ako. Please give this video a thumbs up kung nagustuhan nyo ba to. And syempre panoorin pa ang iba pa nating videos para makakuha pa kayo ng iba pang mga tips. I will see you all again on Monday. Bye!